Hello guys, so welcome ulit dito sa aking YouTube channel. So magandang araw po sa atin dyan mga idol, kumusta po? So ang content natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa booster shot na vaccine. So kadalasan po ay pag nagbo-booster shot po tayo ay yun po Lasota vaccine. So NCD Lasota vaccine. So may nagtatanong kasi sa akin na ano raw po ang gamit ng booster shot kung wala namang tumama na peste o di kaya minsan lang na may tumama na pandemya sa kanyang manukan, bakit raw magbibigay ng booster shot? Ito, papaliwanag ko po sa inyo ng maayos. Kapag po tayo nagbibigay ng bakuna di all hanggang sa 1 month old yung mga sisyo natin, ibig sabihin ay yun pong binibigay natin sa kanila ng live vaccine ay yung bakuna na yun ay nandun na yun sa inyong area. Kaya po tayo nagbibigay ng booster shots kasi po para secure na yun pong binibigay natin sa kanila na dati na bakuna, baka po may nakawala doon sa ating area, nagiging contaminate doon sa ating area. Kaya po nagbibigay tayo ng booster shots kasi sa time na yun na nagbibigay tayo ng booster shot, yun pong bakuna na pinaka common na bakuna na kailangan ng ating mga alaga ay nag-i-expire na yun. 3 to 4 months or 4 to 6 months mag-i-expire na yung bakuna. Kalimitan 3 to 4 months lang. Mayroon ngang 2 to 3 months lang expire na. So, paano po malalaman kung expire na yung bakuna? Paano po natin malalaman? Kasi kadalasan, madalas na sinasabi po nila, hanggang 2 to 3 months lang wala nang bisa raw yung ginagamit nating bakuna. So, paano natin yung nalalaman? Kasi common na din na naririnig natin dun po sa mga ibang breeder na yun pong bakuna na yun ay hanggang ganun lang dapat na 2 to 3 months ganun, hanggang doon lang. So, ang tanong, paano po natin malalaman na wala nang bisa yung binibigay natin na bakuna? Ito po yung kasagutan. Yun pong vaccine, meron po yung anong tawag ito? Yung kaniyang buhay kung hanggang saan lang, kasi live po yun kung hanggang saan lang. Kaya po sinasabi doon na hanggang 2 to 3 months lang or 3 to 4 months, kasi ang basihan po nila, mayroon po tayong tinatawag na history sa ating manukan. So minsan kasi pag tumama yung sakuna, sa susunod na taon,
halos magkalapit lang na buwan dumating din. Minsan nga natutukma, dumating na October, pagkasusunod na, na taon, October din dumating. Kaya po, yun po ang sinasabi ko na dapat may history po tayo sa ating area kung kailan po tumama yun. Itatali natin yun kung halimbawa January tayo tinamaan ng matinding ganitong sakuna. Pag next year, kailangan natin before ng January, magbibigay na po tayo ng bakuna na karapat-dapat dun sa sakuna na yun. So, yun po ang gamit ng booster shots. Sa hindi pa na nakakalam kung ano yung booster shot, yun po yung replacing ng ating mga replacing ng dati nating ginagamit na bakuna. Kasi nga, pag nagdadala tayo ng bakuna doon sa ating area, yun pong bakuna na yun, yung live vaccine na yun, ay nandun na sa ating pong manukan. Ang take note, mga idol, take note ha, wag po tayong magdadala ng mga bagong bakuna sa ating area. Wag na wag po tayo kung wala po tayong problema doon po sa ating area na ganito yung ganitong sakuna. Wag na wag po tayong magdadala ng bakuna na hindi karapat-dapat doon sa ating area. Kasi nga, pag nagdadala po tayo ng bagong bakuna, kailangan iminti na natin yun. Iminti na natin yun. Every year, magbabakuna na po tayo nun. Kaya nga, yung pong suggest ko po sa inyo, kailangan meron tayong history sa ating area, history sa ating manukan, kung ano yung mga tumatama sa atin na sakuna, yun po ang ibibigay natin na bakuna. Huwag na huwag po tayo magdadala ng kahit na anong bakuna doon sa ating area na wala naman, hindi naman tayo tinatamaan. Example na lang yung Marix. Alam na alam po ninyo siguro kung ano yung sanhi ng Marix. Yun pong Marix ay yun pong bigla na lang nalulumpo yung ating mga stag, yung ating mga kakerel, yung ating mga cocks, na wala namang dahilan kung bakit sila biglang nalumpo. At saka isa pa, yun pong nakikita natin na nasa mata nila na parang nabubulag sila, yung unti-unting nagkakulay ng green, blue yung mata ng ating mga cock or stag, yun po ay sanhi po ng Marix. Pero talking about Marix, yung Marix, mga ka-idol, ay dala po yan ng isang bloodline. Tandaan nyo po yan, dala po yan ng isang bloodline. Isa po yung bloodline history na itong bloodline ito, may sakit ito na dalang, laging may dalang sakit. Kaya hindi po yan na tinatawag nating pangkaraniwang sakuna sa atin na dumadating. Hindi, yan po ay dala po yan ng isang bloodline na mamana po yan. So, sana po may nakuha po kayong aral sa umagang ito, sa content natin ito. So, balik tayo doon sa topic natin tungkol po sa booster shots. So, kailangan po natin na mag-booster shots talaga para
sipo yung ating mga istag, lalo na ngayon na pabigla-bigla ang umuulan. Booster shots lang po tayo. Wala pong problema sa ibang problema na dumating. Ang pinaka-importante na nakapag-booster shots po tayo na para doon sa NCD. So yun lang po ang problema natin na napaka isang araw lang ubos yung alaga natin sa NCD. Kaya kailangan natin ng booster shots. So hanggang dito na lang po at sana po ay may nakuha po kayong aral sa umagang ito. Tungkol po sa nagtanong sa akin about sa booster shots at panoorin yung po. At sana po makatulong po sa inyo. At kapag mayroon mong kayong katanungan, pakibagsak na lang po doon sa comment section. So huwag niyo pong kalimutan yung video na ito. Paki-share na lang po para makita po ng iba. Paki-like at saka yun po sa hindi pa nakasubscribe. Sana po mag-subscribe na po kayo. Suportahan niyo po ang channel ko. So maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Sige na, bye-bye.